the cinema of other nations are not competitors. They are, in one way or the other, allies because they can be made as our own educators and trainers. Sa interview ng Batikang Direktor na si Jose Javier Reyes sa ANC tungkol sa kalagayan ng Philippine film industry, may ilang mahalagang sinabi si Direk na posibleng makatulong buhayin ulit ang lumalaylay na industriya. Si Reyes ay isang veteranong direktor at scriptwriter. Ilan sa mga gawa niya ang Kasal Kasali Kasalo, sequel nito na Sakal Sakali Saklolo, Till My Heartaches End at iba pa. Siya rin ang scriptwriter ng mga sitcoms na abangan ng susunod na kabanata at Palibas sa Lalaki. Inabot ko yan. Anyway, ito ang mga punto ni Direk Joey Reyes tungkol sa maaaring gawin para tulungan ng Philippine film at TV industry. Una na dyan ay ang tinatawag na government incentive. Aminin man natin o hindi, bahagi ng kultura, kasaysayan at pagkakilanlan o identity ang mga likhang sining gaya ng pelikula. Bukod pa dyan, ang film business ay may kabuuang halaga ng $90 billion. Umaabot na hanggang $40 billion ang kita ng lahat ng pelikula sa buong mundo kada taon. Posible pang tumaas yan pagtapos na ang pandemya. Isipin mo kahit 1% lang ng market share na yan ang mapunta sa atin. Diba ang saya? Para maabot yan, kailangan matulungan bumangon ang ating film industry at makamit ang tinatawag na economy of scale. Makakatulong ang gobyerno sa pamamagitan ng incentives. Government support could come in numerous forms, not only in terms of grants, but also in terms of incentives, and more so by cutting down the taxes which are being imposed on the movie producer as well as the movie theater owners. Kailangan din daw ng film education, kung saan ipapakilala sa mas maraming Pilipino ang mga magaganda pero di masyadong kilala ng pelikula. Kailangan din na mas makilala ng mga Pilipino ang ating mga mahuhusay na direktor. Film literacy. There are more foreigners who have seen the movies of Brillante Mendoza and Labias than Filipinos themselves. And nowadays, you have directors like Martina Escobar, who did Leonor Will Never Die, or you know Eric Mati. And now, and we are fielding his Missing 8 for the Oscars. We have to have Filipinos appreciate our products first before we can be proud of them for the rest of the world. Pagbabago sa teknolohiya ang isa pang binanggit ni Direk. Kailangan tanggapin ng mga producers na hindi nakatulad ng dati ang industriya. It's that the private sector also has to level up. They have to realize that we cannot go back to 2019. The pandemic has changed the way we are being entertained. With the rise of streaming, we realize that now cinema is just an alternative because there are other ways of being entertained without leaving your house. Ang sunod na punto ni Direk ay ang pinaka nagustuhan ko. Hindi porke binago ng streaming ang landscape ng entertainment ay maisasantabi na ang pelikula. May dalang opportunity ang streaming. Sa pamamagitan niyan, maabot na natin ang international audience. Hindi na kailangan magbayad sa mga cinema owners, TV at cable networks, at hindi rin kailangan ng prangkisa. Yan ang ibig niyang sabihin nung sinabi niyang level up. We can't keep doing movies just for the consumption of our own backyard. We have to look at the world as our audience. And looking at the world as our audience, we must realize that a film, a Filipino film of an international caliber does not only mean catering to Filipinos living all over the world. It must cater to the citizens of the world, to the cinema-loving people of the world. We use technology to advance rather than use technology to stagnate the state of Philippine cinema. Bago natin marating yan, kailangan muna mag-upskill. Hindi naman natin sinasabi na hindi magaling ang mga film workers sa Pilipinas. Pero hindi pa kasi tayo subok ng mga dayuhan pagdating sa industriya na to. Kung makikilala ang film workers natin na may kalibring pang-international, mas bibigyang pansin ang mga dayuhan ang mga gawang Pilipino at ang ating mga film workers. I am not only referring to the upper echelon of the content creators, meaning the director, the writer, the production designer, or the cinematographer, but filtering this kind of professionalization all the way down, okay, to the grip, to the utility, to anybody who is on the film set. We want to ensure the professionalization of everybody on the set so that he or she may be able to work in any set or film environment, not necessarily limited to the Philippines alone. Pinakahuli ay ang tinatawag na technology transfer o tech transfer.
Ito yung proseso kung saan magpapalitan ng technologies ang dalawang panig na magtutulungan o magko-collaborate. Sa pamamagitan nito, sabay silang aangat. Ayon kay Direk, imbis na makipagkompetensya sa mga Koreano, bakit hindi tayo makipagtulungan sa kanila? Para sa akin, ito yung pangalawang pinakamagandang sinabi niya. And that is why we are encouraging foreign productions to come over here to the Philippines, giving them incentives to come over here to the Philippines so that, you know, they give more work to Filipinos. Mm. And even more important than work, the exchange of technology, the things we learn from more advanced filmmaking in other countries. The need for Asian cooperation to create the Asian bloc of content creators was just so overwhelming. To realize that our Asian brothers can share their technology, can share their expertise, so that we may all learn from each other. Yan ang mga punto ni Direk Joey kung paano matutulungan makabangon ulit ang local film at TV industry. Ikaw, baka may iba kang alam na paraan. Comment mo sa baba. Pag-usapan natin yan.